wala pa nung MTV, wala pa nung internet, wala pa nung iPod o MP3, wala pa nung cable, wala pa nung cellphone. Maraming pakinabang ang makabagong teknolohiya sa ating makabagong henerasyon at tunay namang naging madali ang ating buhay dahil dito. Maliban sa napapabilis nito at ang ating mga gawain ay nakatipid pa ito ng oras na nakakatulong sa pag-unlad ng tao. Ngunit bagamat madami itong kapangkinabangan sa tao, ang pag-abuso sa paggamit nito ay nakapagdudulot ng masamang epekto sa buhay ng tao. Tunghayan na nyo ang aming short film na pinamagatang Makabagong Teknolohiya. Ikaw nga ba ay benepisyo o isang perwisyo? Joris, baby, tama na. Lalago mo tamo. Tama na, baby. Sige na, baby. Ito na. Ito na uya. At iyon na nga ang nakasanayan niya. At ang batang yun ngayon ay nasa ika-apat na baitang na. Tama na yan. Nasa harap tayong pagkain. Tama na yan. Joritz, kumain ka muna. Nasa harap tayo ng pagkain. Joritz, hindi ka ba susunod? Ang sabi ko, kumain ka muna. Siya nga pala, Joritz. Pupunta tayo ngayon Sabado sa Quezon para bisitahin ang iyong lolo at lola. Hindi na ako na magaling mamigad. Dito na lang po ako sa bahay. Na ang batang si Joritz ay meron ng addiction sa cellphone or gaming na naapektuhan na ang kanyang kalusugan at ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy ang ganon buhay ni Joritz. Lahat ay kanya napabayaan. Joritz, gising na! Malilig ka na naman sa klase mo! Joritz, gising na! Late ka na naman natulog, no? Kaka-ML mo! Umattend na siya ng klase nang hindi kumakain at sa kanyang pagkaantok ay nakatulog pa siya. George, pag-iupin ng iyong kamara. George, pag-iupin ng iyong kamara. Nang early, kung hindi mo yung i-submit, ay di ka makakapasa. Ang kalusugan at pag-aaral ni George ni ay apektado na dahil sa kanyang pagkahumaling sa games, hindi nga niya magawa ang mga takdang aralin kaya naman kinausap na ang kanyang magulang ng kanilang guro. Ipinaalam ito ng kanyang ina sa tatay ni Joritz at dahil sa galit, halos na masampal siya ng kanyang ama. Nanay, tatay, nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi ginagawa ni George ang lahat ng kanyang takdang aralin at ang kanyang mga asignatura sa klase. Pag hindi pa siya nakapasa sa huling pagsusulit, ay hindi siya makakapasa sa ika-apat na baitang. Salamat po, Ginoong Tanhisa, sa pagpapaalam ninyo sa amin. Kakausapin po namin siya. Pagod na kami, kakatabaho. Pag-aaral mo na lang gawin mo, di mo pa magawa. Tapusin mo lahat at pilitin mo makapasa. Kung hindi, di ka na mag-aaral. Nang gabing iyon, ay di kumain si Joritz. Nagsalita siyang mag-isa habang sinasabi ni Joritz
Ako na lang lagi ang may kasalanan. Lagi na lang ako ang makikita. Imbes magawain ang dapat niyang tapusin, ay naglalaro siya ng ML. Alas 3 na ng madaling araw, siya natutulog. Talo na! Talo na ikaw! Talo na ikaw! Stress na ba? Talo ka na. Tutulog na ako. Talo na! Talo na ikaw! Panalo na ako. Kinabukasan na nagising si George. Namasakit ang tiyan at sumisigaw siya sa sakit. George, anong nagyari sa'yo? Anong nagyari sa'yo? Dad, dalhin natin siya sa ospital! George, anong nagyari sa'yo? Sa ospital ay nalaman ng mga magulang ni George na siya ay merong sakit ng acid reflux hyperacidity dahil sa di tamang pagkain. Maliban doon, napansin din niya na parang tagilid ang kanyang kamay kaya nais niyang ipa-x-ray ito dahil posible itong carpal tunnel syndrome. Sakit na nakukuha sa sobrang paggamit ng electronic gadgets. At ang higit na ikinabahala ng magulang ni George ang sabi ng doktor na tila tulala si George at makakabuting kung ito ay ipapakausap nila sa isang psychologist. Ang kailangan po ng anak ninyo ay patnubay. Ang iniisip niya ay outcast siya sa pamilya, kaya siya nagpapabansin. Kailangan po natin bantayan si George, lalo na ang kaniyang kalusugan. Bakit ba kami nagkulang sa'yo? Bakit ka nagkaganito? Anong gagawin namin? Sa tingin niyo, saan sila nagkulang? Sino nga ba ang dapat sisihin sa gantong sitwasyon? Sa dulang ito, ang addiction ni George sa game ay naging perwisyo sa kanya. Makapagtapos kaya ng grade 4 si George? Mental, wala na siya sa focus. Nagsisimula na din ang kanyang depression habang iniisip niya lagi na siya ay pinapagalitan ng kanyang mga magulang. Emotional, impulsive at galit sumagot sa magulang. Irritable dahil sa kakulangan ng tulog. Socially, di na maganda ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Di na rin siya sumasama sa mga activity ng pamilya. Teknolohiya, ikaw nga ba isang benepisyo o isang perwisyo? Dito sa susunod na kwento, ay papakita naman namin ang teknolohiya bilang benepisyo sa tao. Naririnig nyo na ba ang good digital citizenship? Ito ay nangunguhulugan ng ating abilidad na maging responsable sa paggamit ng kahit anong teknolohiya upang makipag-ugnayan sa tao o sa internet o sa gadgets. Iniingatan ang sarili at ibang pribadong impormasyon. Binabalanse ang oras na ginugugol sa paggamit ng mga gadgets. Respeto sa iba at sarili. May alam at tumatayo laban sa cyberbullying. Sa pagkainan nila Brett, ay bawal ang kahit anong gadgets habang sila'y kumakain. Nagdarasal sila bago kumain. At dito sila
ay nagkukwentuhan kung ano nangyari sa bawat isa sa kanilang klase, sa opisina, at kung ano-ano pa. Base sa calendar ay may long quiz ka na ng susunod na linggo. Mag-aral ka na ng kalahating oras bawat subject mula ng araw na ito. Naku, birthday na pala ng lola ninyo. Kailangan na natin magandahan ng regalo para sa pag-uwi natin. May suggestions ba kayo? Dito, nakita natin kung gaano ka-epektibo ang kalendaryo at pagbahagi ng impormasyon nang gamitin ni Mami ni Brett ang kanyang kalendaryo sa kanyang cellphone. Alam ng lahat nangyari at na kukumusta nila ang bawat isa. Mami, si Daddy natawag. Hello, Daddy. Okay naman po. Opo. Isang OFW ang daddy ni Brett at araw-araw nila itong nakukumusta sa pamamagitan ng video call. Nababawasan ang pagkamiss nila sa kanilang ama dahil parang kasama pa rin nila ito sa video call. Hindi katulad dati na halos isang buwan sila walang balita at tanging sulat lamang ang kanilang komunikasyon. Habang nakukwento ang daddy nila Brett tungkol sa ibang bansa, ay naglalaro na din sa imahinasyon ni Brett ang ganda ng lugar na parang makakarating na din siya dito. Matapos makipag-usap sa kanyang ama, ay binuksan niya ni Brett ang kanyang laptop para simulan ang takdang aralin bilang pagsunod sa tagubilin ng kanyang ina. Nakita niya sa kanyang messenger na nagtanong si Annie tungkol sa takdang aralin dahil sa masama ang kanyang pakiramdam, hindi ito nakapasok. Saglit na nag-chat si Brett kay Annie at tinawagan niya ito upang sabihin na na-send niya na ang schedule. Mami, tapos na po ako mag-aral. Pwede po ba akong mag-watch ng anime? 1 hour lang po? Lagi itong ginagawa ng mami ni Brett para maiwasan na makapanood siya ng contents na hindi appropriate sa kanyang age. Araw-araw ay may schedule si Brett na isang oras sa panonood at isang oras naman para sumayaw based sa kanta ng kanyang paboritong K-pop. Bukod sa nahahasa ang kanyang talent, pagsayaw, ito na din ang pinaka-exercise ni Brett. Matapos ang schedule niya ay magluluto siya ng kanin si Brett bilang kanyang share sa household chores ng pamilya. Pagkatapos noon ay maliligo na siya at babalik muli sa pag-aaral para tapusin ang kanyang takdang aralin. Mami, hindi ko po maintindihan ang conjunctions. Pwede po ba akong manood ng Team Laika sa YouTube? Sa bahagi nito, makikita naman natin kung paano makakatulong ang educational videos ng YouTube sa education ni Brett. Pinili lang nila ang influencer na may magandang content. Maaari din mag-research
sa Google at iba pa. Sa edad ni Brett na 10 years old ay bawal pa siyang mag-Facebook. Tanging greetings lang sa immediate family at bago ito ipost sa social media ay tinitignan muna ng mami ni Brett. Ganun ang mga new friends na i-add ni Brett. Pati na din ang nagme-message sa kanya. Na-warningan natin si Brett na i-validate muna ang sino mang magtanong sa kanya ng personal na information kahit na ito ay kilala pa niya. Sa transportasyon naman ay meron din tayong mga sasakyang panghihimpapawid. Napakabilis lang makarating sa atin ng mga mahal sa buhay. Sa mahalagang okasyon, ilan lang ito sa mga mabubuting dulot ng teknolohiya. Sa mga kabataang gaya namin ay mahalaga ang patnubay ng aming mga magulang upang kami ay maging good digital citizens. 3:25 lang ang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang.